Pagpalang araw, happy Thursday. Tonight is Thursday at ito po, panahon na naman ng paghahalaya. Hello kay Ube. Ayan, doon pala dapat tumingin. At nandito po ako ngayon sa aming likod bahay kasama si Daddy Fur at naghahalo ng ube. Kanina po leche flan ang aking niluto. Ayan. Panahon na naman ng ube, halaya. Advance Merry Christmas to everyone! Malapit na po maluto. Mahigit na po ako siguro isang oras. Medyo malakas lang ang apoy kaya po madali. Mabilis na lumapot. Pero kung mahina ang apoy, ay aabutin pa ako ng mahigit 2 oras po rito. Lagi pong 2 oras ang aking ginagawa at mahigit pa. Depende sa consistency. Yan. Siyempre, mas medyo thick pa ng konti dito. Thicken. Para, siyempre, makunat. Ang usually pong ginagamit na panghalo ay yung kahoy. Para maging hawa sa tagahalo. Pero wala po kaming ganon at yearly naman, ganito na ang ginagamit ko. At buo pa naman ang aking mga palad sa kalyo. Ayan, konting ano pa, mabigat na siyang haluin. Ayan, napakahirap gawin pero napakasarap at saglit lang ubusin. Ang ating halaya ube, yan po ay puro at walang coloring added. Wala siyang food coloring at wala siyang gata. Wala siyang ibang preservatives na nilalagay. Preservatives, tama ba yun? Wala siyang ano, basta walang iba. Sensya na po kung mali. Ayan, medyo mabigat-bigat na. Ayan, kamusta-kamusta ang lahat. At siya nga po pala, ang aking pong personal FB account ay na-hack. Kaya yung aking Frenny Vlogs sa aking page ay hindi ko po mapapasok. Hindi ko po ito ma... Wala po akong access ngayon na galawin yung aking page sa aking FB page. Dahil na-hack nga po pero safe naman dahil po na-report po agad ng aking anak na panganay at na-deactivated na po ngayon. Hindi po ma-search yung aking main account na yung personal account, FB account ko. Kaya hindi po makikita. Kaya sa mga friends ko dyan, sila Lola Tanners and TV, yan, kila Mami Aloja, Ate Iwin, yung si Kuya Makoy, ayan, kung makikita nyo, wala na yung aking Lenny Carlos. Pero, hoping po na ma-recover pa kasi nagpasa kami ng ID. Piningan ako ng ID. Sabi po 24 hours, mahigit ng 24 hours. Ayan, sige po, napakahirap na nito. Short video lang po ito, short vlog. Ayan mga kapreni, for almost 2 hours. Ayan. Hahanguin na po at palalamigin ko po ito at ilalagay ko sa microwave bowl. Meron pa po kaming simbang madaling araw bukas. 4:30 ay kailangan
tayo ay nandoon na dahil 5 po ang start. Ayan mga kapre, short vlog lang po ito at pasensya na po, madalang ang upload, hindi lang maasikaso pero madalas din akong mag-vlog. Hanggang ngayon nagba-vlog pa ako, nagbibideo pa ako pero sa FB ko po ina-upload. Pero ngayon, mula kahapon ng gabi ay hindi ako nag-upload sa page ko dahil wala po akong access ngayon. Ayan, sige po, advance Merry Christmas! At ingat po ang lahat sa mga hacker, mga co-vlogger ko dyan. Ingat-ingat kayo. Huwag kayong basta-basta maniniwala. Nagpanggap po kasi na si Meta, yung aking hacker sa Pakistan. Sabi niya, may violation na yun. Tatlong attempt, nadali ako sa pangatlo. Ah, yummy, yummy. Ay mag-focus. Sige po. Bye-bye. Ang lagi po sinasabi ni Prenny ay be a blessing to others, spread the good vibes, and pray every day. Yum, yum, yum. Tomorrow. Magpagpalang araw po at another day po ito ng aking vlog at nakita nyo naman ako po ay nag hahalaya ulit. Ito po ay second batch ng ating halaya at nakita nyo naman umaga ngayon, araw ngayon nung nakaraang vlog ko, nung isang araw po yon, ano po, gabi. Ngayon naman po ay araw 2 PM ng hapon at ngayon level up. Level up ang aking panghalo ngayon. Oh, nakikita nyo, oh, ang taas ng pagkakahawa ko. Kasi nga po, na-request ko kay Daddy Fur na dagdagan ng tangkay yung aking sensye. At pati yung harang ng aking apoy para hindi uminit yung aking paa. Ay level up na rin sa halip na plywood na naglilihab noon sa sobrang init sa 2 oras na tagal ng aking paghahalo ay ngayon tiles na ang nilagay. Ayan, tingnan nyo ha, silipin nyo ulit. Ayan, nagagatong po tayo rito at napakarami kong panggatong. Ayan o, oh, ginagamit ko sa mga order ko. Ayan, yung nakaharang ngayon ay tiles na, hindi na plywood. Dahil sa sobrang tagal na nakaharang dun sa apoy, umiinit na rin siya at umuusok. Kaya pinalitan ng tiles. Ito naman ang aking sensye na dinuktungan niya ng bakal. Tubo. O ba diba, may paraan naman. Pero ilang taon niya bago nagawa. Ayan. Sa ngayon, medyo madali-dali pang haluin. Kasi nga po, malabnaw pa. Yung nakikita nyo na po na yon ay margarine. Margarine. Ayan. At itutuloy ko ang kwento. Itutuloy ko ang kwento ng aking hacker. Ayan. Itutuloy ko po yung kwento nung about sa panghahack doon sa aking FB. Alam nyo ba na, di ba sabi ko po nireport namin. Ayun, nireport nga po at good thing na hindi pala good news na yung aking FB account na nireport ay sabi nag-email na po sa akin at sabi ay pwede na akong bumalik. Nagbigay po siya ng password kagabi po yon, kagabi. Yun nga lang po, dahil ako ay nasa Christmas party or nasa get together nung isang aming grupo, medyo late ako ng 1 oras nakauwi sa dun sa pagkaka-email. 1 hour na ang nakakalipas bago pa ako nakauwi. Kaya hindi po na-log in agad yung aking FB dahil nasa akin yung phone, yung dala ko. Yun naman po, ayan. Pero hindi nga namin na log in kasi hindi ko alam, deactivated pa yata. Tapos nung matutulog na po kami,
yung aking Frenny page na may photo bomber sa likod. Yung aking FB page na Frenny ay, di ba sabi ko hindi naman po niya nagalaw yun. Yung pala, yun talaga kasi yung target. Ang asap, ang usok, yun talaga yung target niya, yung aking page. Kasi nga po, medyo maganda ang views dun sa aking mga ano. Maganda yung ano ng mga tao dun. Response ng mga tao. At, ang ginawa lang po niya ay, ang ginawa lang po nung hacker, kinuha niya yung aking personal account na FB. Tapos, pumasok siya, pinasok niya yung aking FB page na Frenny Vlogs at tinanggal niya yung access ng aking anak. Kasi nilagay ko po yung anak ko doon na may access siya para just in case nga na ganun ang mangyari, na mangyari yung ganito, ay matutulungan niya ako. Pero nagtataka kami nung gabi na yon at hindi siya makapasok. Ang ginawa pala nung hacker ay tinanggal niya yung email ko doon, tinanggal niya yung email ng anak ko, yung pangalan niya, para yung access namin, in short, yung access namin dalawa, tinanggal niya doon at pinalitan niya ng sarili niya. Kaya, hindi na namin mapasok yung aking Frenny page. Yun nga lang po, ano na lang yun eh, konti na lang, nasa 20 or below, 20 below na lang at 8K na. Ayun, nakita namin, post ng post si ano. Nagpo-post na yung hacker kung ano-ano na yung mga pinopost. Nakakalungkot na makita mo yung sarili mong page na iba ang gumagamit. Nakakalungkot po talaga. At sa tulong po na nag-post kami, nireport namin ulit, humingi ulit si FB ng ID ko. At iintay namin yung muli yung pag-i-email niya. At saka sa tulong na rin ng mga followers ko, sabi ko paki-report. Ayun po, kaninang tanghali, kaninang mga nasa mag-i-11, around 11 a.m. ay not available na yung aking page. Nalusaw na. Nawala na ang aking pinaghirapan ng ilang kay tagal na panahon bago ako makarating doon. Pero mainam na rin po yun kaysa nakikita ko na iba ang gumagamit. Yun lang. Yun po yung ang aking story ng hacker serye natin. Nakakalungkot pero talagang dumarating sa ganun. Pero talagang kahapon po, iyak ako ng iyak nung about pa dun sa page ay sa FB ko, iyak ako ng iyak. Pero nung malaman ko pa lalo yung Frenny, ako po mas masaklap. Ayan, sige po. Maya-maya po tayo ulit. Update ko kayo. Kung napapansin nyo, iba po yung kulay ngayon. Kasi po, yung nabili po naming ube kagabi ay may halo na medyo puti. Kasi dalawang klase po kasi yung ube. Merong ubing ube kahit na kutkutin mo hanggang kaloob-looban ube. Meron naman po na parang gabi. Ube ang ube siya pero parang gabi ang loob. White. Kaya na may halo. Hindi ko po alam na kasi kahapon, kagabi, tinanggal ko po yung pinatanggal ko sa tindera lahat nung ube na puti ang variety niya. Ibang variety po yung nahalo. Kaya, yun pa naman yung pinakamalaki. Kaya, nagkahalo ang kulay. Pero, ito po ay ube pa rin. Pure ube pa rin. Iba lang ang nagkahalo lang. Nagmix lang yung kulay niya na medyo white at saka ubing ube. Ayan, muli po, nire-remind ko another day ngayon ng aking vlog. Pinahaba ko lang po. At siguro, maya-maya, tatapusin ko na rin po ito. Iko-close ko na rin. Hindi ko na rin siguro iintayin matapos to dahil matagal pa to. Or,
Basta mamaya po, gagawa pa rin ako ng leche plan ulit, second batch. Medyo nakakangawit din, no? Kasi ang bigat ng tubo. Medyo malayo nga lang po sa apoy. Pwede pa akong umusad. Mahihirapan po ako nito kapag sticky na. Sa ngayon, isang kamay, pwede pa. Wala na yung aking FB at saka Penny Page. Para ano, yan, mali po. Advance Merry Christmas. Classes I win. Makoy. Kitchen at iba pa. Meron pa ako YouTube na natitira. Kaya hindi pa ako masyadong ano, pagka YouTube talaga. Napakasakit na, napakasaklap na. Ayan. Ayan, for the first time, magpapapalit muna ako ng mga ilang minutes dahil kaya pa naman haluin.